Protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I'm safe evermore. Napagpalang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Para po sa ating panimula mga kapatid, ang ating pong mga awitin sa gabing to, o mga aawitin sa gabing to ay 'Tis So Sweet to Trust in Jesus, Draw Me Nearer, at para sa ating opening song, Come Thou Fount of Every Blessing. At aawitan din po tayo sa ating closing song na may pamagat na We Gather Together. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa ating pag-aawitan. He's so sweet to trust in Jesus. Hymn number 351. He's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, and to know the Lord Jesus.
Let's sing Draw Me Near. Thank you.
Tayo pong lahat ay umuko para sa panalangin. Our great God, kind, loving Heavenly Father, Lord, thank you very much for this day that you've given to us. May you give us knowledge, wisdom, understanding from above. Bless our midweek prayer meeting. Bless each and every one of us. Guide us, protect us from any possible harms and dangers. Sorry for our sins that we committed against to your loving name. In Christ's name we pray. Amen. Nakamute ka, Kuya Minard. Okay. Mapagpala po at magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Magandang Happy midweek gabi po. Happy midweek po. Okay. Bagamat napansin natin sa mga nakarang araw ay palaging umulan. Sa mga farmers, yan ay blessing, mga kapatid. No? Sa mga nagtitinda ng mais ay mahina ang benta pagkatagulan. Pero sa mga farmers, sa mga nagtatanim, yan ay isang pagpapala dahil kailangan ng tubig ang mga palayan, ang mga taniman. At sa iba naman, no? Sa iba naman mga negosyo, yan ay medyo magiging matumal dahil sa tagulan. No? At yan ang tinatawag nilang kawitang palakol. Bakit kaya kawitang palakol? Sa kadahilan ng tigil muna, ano, ang pagsisibak ng kahoy dahil baka mabasa lang, hindi mapakinabangan. Ano po? Yan po yung mga kasabihan ng matatanda na malimit na hindi na natin naririnig, no, sa mga bibig ng ating mga magulang. Dahil marahil na ating mga magulang ay namayapa na at ang iba naman ay hindi na nakaugalian ngayon kasi moderno na ang panahon. Sa kabila nito, mga kapatid, na tagulan, ay yan ay pwede na sinasabing nagmumula sa langit, yan ay blessing sa ating lahat. No? Dahil ako, kung ako niyo papipiliin, mga kapatid, gusto ko tagulan. Kasi malamig, di ba? Maliwalas. No? At masarap matulog sa gabi kahit walang aircon. Pwede. Pero pag taginit, mga kapatid, malinsangan, hindi ng ulo ng mga tao dahil mainit at ang lahat ay pinapawisan, nakakapagbunay na malinsangan, ang pakiramdam mo ay para kang nalagnatin. Bagamat sa gabi nito, mga kapatid, ay malamig ang panahon, ay dapat maging mainit naman tayo sa ating pananampalataya sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ito may pagsubok, ito may sa kasaganahan, ay dapat tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. At sa gabi nito, ay bago tayo dumako, no, sa ating midweek prayer meeting, ay nais ko munang pasalamatan ng mga nagsiganap ngayong gabi. Ang ating pong nanguna sa ating pag-aawitan ay walang iba kundi si Sister Maylin de Lucilio, ang isa sa nakita kong pinakamasipag na kabataan sa ating iglesia, no, sa mga nakaraang araw at taon. Pero parami pa rin sa mga kabataan natin na masisigasig. Nandiyan si Narona, no, nandiyan si Mayan. No. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at maraming kapatiran. At yung nagbigay din, no, na kabataan sa ating prayer ngayong gabi. Walang iba kundi si Honorable Nelson Lopez Jr. Yan ay may potensyal, no? Maging politiko at magmana ng trono ng kanyang tatay. But anyways, no, maraming salamat sa inyo at tayo'y dadako sa isang napakagandang oras na kung saan ay magbibigay ang ating mga kapatid ng testimony, no?
kung yung mga pinagpala sa nakaraang araw na nagdaan, yung mga nasagot ang mga prayers sa nakaraang panahon, at yung mga nais na magpasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa kanila, sa ating lahat, ay meron na po kayong pagkakataon na mag-mute ng inyong mga phone o ng inyong mga mic upang kayo ay ma-recognize at magkaroon ng pagkakataon na magsalita at magbagayag ng inyong saloobin. Okay po, meron po ba sa ating kalagitnaan na gustong magbigay ng testimony? Wala po ba? O konti ang nakikita ko sa screen, pero ang daming marami naman participant, no? Kaya lang hindi naka-video. So, hindi ko malaman kung kayo nakangiti o nakasimango. So, please, baka pwede niyong i-unmute muna kahit pangandalian at makita ko kayo ng mukhaan. At kung kayo nais na magbigay ng testimony, yan! Ang gaganda naman pala niyo, tapos tinatago niyo. Di ba? Ang kagandahan, iniyahayan. Di ba? O, ngiti naman dyan. Happy Midweek, mga kapatid. O wala kayo dyan? Happy Midweek ha? Po. Nandyan ba kayo, mga kapatid? Ha? O talagang... Amen po, amen! Yan. Sister Maribel, maraming salamat. At narinig ko inyong boses. Bagamat kanina, magkakasama tayo sa church. Anyway, wala po ba, mga kapatid? Sayang po ang oras, no? Dapat mahayag. At sinabihan ko nga minsan si Sister Mimi. Sabi ko, ma, kailangan mo mag-testimony, no? Kasi isang testimony, yan ang kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya tayo binibigyan ng pagpapala, binibigyan tayo ng mga bagay na ninanais natin at iniiling sa Kanya ay para i-share, no? Hindi lang para tanggapin, no, mga kapatid. Dapat din natin i-share, no? Iba-iba kasi ang pagpapala, mga kapatid. Merong material, meron sa physical, at meron ding spiritual. Di po ba? So, bakit po hindi natin ipagkaloob? Ba't natin pinagkakait? Ay, yan po ay blessing. Di ba? Yan po ay blessing na galing sa Panginoon. Dapat po natin i-share. At alam niyo ba, pag yan ay na-share nyo, yung mga karanasan na kung saan kayo pinagpala ng Panginoon at sinagot ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng prayer, mga kapatid, hindi lang kayo na-bless. Mas na-bless din naman yung mga nakikinig. Tama po ba? Oh. Tama po. Oh, yan. Si Sister yes, Maribel po. Lang. Si Sister Maribel yes, lang naririnig ko. Okay, kung ganon, bakit wala ba tayong tinanggap sa nakaraang araw at hindi natin may share? Po. Okay. Minard, sige po, ako po. Ayan. Thank you, Lord. Sige po, Sister Maribel. Po, kasi sayang din po ang pagkakataon. Amen. Magandang gabi po. May midweek sa lahat. Bali po, ipagpasalamat ko po sa Panginoon sa araw-araw po ng aking buhay. Kasi ganito po, ang sarap po na maka sa araw-araw mong pagising sa buong araw ay hindi ba nakakasalamuha ka ng iba't ibang tao, especially po mga kapatiran. Kasi tulad kanina po, nung nalaman ko po na si Pastor Ronnie ay aalis na pala, last na lang ngayon at bukas na ay aalis, naramdaman ko po sa aking sarili na yun bang parang naano ka rin din sa tagal ng pagsasama. Sabi ko, punta ako ng church at makita ko man lang si Pastor at ang iba pang makapatiran. Alam ko po ay mayroon talagang pupunta doon sa church. Kaya po nagbakasakali po ako kasi nung tinix ko po si Brother Obit, sabi niya pupunta daw silang City Jail. Tinawagan ko si Maring Amy, sabi niya nasa tricycle na siya pupunta ang church. Kaya dali-dali po ako. Sabi ko sa asawa ko, punta tayong church kasi para makita naman natin ang ating mga kapatiran. Alam mo mga kapatid, blessing, kumbaga ma-bless po kasi ako pagka po ay
nakita ko po ang aking mga kapatid sa pananampalataya kasi pagka po ay nagkita-kita tayo, marami po tayong mapagkwentuhan na ma-bless ka ba sa lahat ng mga mapakinggan mo sa kanila ng mga experience, sa kayo mga araw-araw nating mga na, nagagawa sa buhay, na kasama natin ang Panginoon. Kaya po, sabi ko nga, isang blessing po talaga na magiging Kristiyanong Adventista. Kasi po may ganito, may mga ganyan po tayong mga pagkakataon. Unlike po nung mga nakaraang pa, nung ako po ay maliit pa, nakasalamuha ko naman ng aking mga classmate, pero hindi iba kasi ang pinapag-usapan eh, 'di ba? Nung lalo na pagkabataan ka. So ito po na nag-matured na ako, nasa hindi ko naman ikahiya po ang aking edad. Ako po ay nasa 40 na mahigit po. Kaya sabi ko sa sarili ko, salamat sa Panginoon sapagkat sa haba ng panahon ko dito sa sanglibutan, dito sa mundo, lalo na sa pagtitinda ko, ang dami kong nakilalang mga tao na bless ko. Yung mga tao na yan ay may kanya-kanya ding buhay yan, pero makausap mo sa palengke, makasama mo sila, saka ma-bless ka rin kahit hindi din sila mananampalataya, nakashare din sila ng kanilang mga experience. At yan din po yung mga time na yun bang maabahagi ko si Kristo sa buhay nila? Kasi yun lang din po ang pagkakataon ko eh. Pag nasa palengke ako, isisingit ko talaga si Jesus sa buhay nila. Para po ay maintindihan at malaman po nila na gaano pala kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Wala po kasing pili ng Panginoon. Wala naman po sa relihiyon yan. Kasi lahat naman po tayo ay anak ng Diyos. Kaya yun po ang aking makabahagi ako sa isang araw sa buhay ko ay maibahagi ko naman si Kristo sa mga taong nakasalamuha ko araw-araw. Especially sa mga kapatiran ko na makasama ko. Lalo kanina, nakita-kita kami lang Kuya Minard, Brother Ovid, ang sarap ng aming mga kwentuhan. Kaya yan po, thank you na marami po sa Panginoon. Amen. Okay. Meron po bang gustong po mga lawa? O mga tlo? O mga apat? Na magbibigay ng testimony ngayong gabing ito? Happy Midweek, Brother Mayna. Yes, Brother Obet. Mag-share lang po ako ng kaunting kabutihan ng Diyos. Kunti lang? Yeah. Kapatid, sa kabila ng hindi lang naman financially pinagpapala ang bawat isa sa atin, kundi dumarating minsan na kahit meron tayong mga problema sa pamilya, na yan naman ay talagang dumarating para mas lalo tayong maging madalisay sa ating pananampalataya. Napakabuti ng Diyos na sa kabila ng minsan nakakapagod, pero kapag yung banal na espiritu ang siyang kumikilo sa ating buhay, alam nyo yung mga ginagawa natin paglilingkod sa kapatiran, sa ating mga ministry, ay lalong nagpapasagana sa ating espiritual na pamumuhay. Kaya ang Diyos ay napakabuti na sa kabila ng mga pagsubok, siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas. Patuloy siyang nagsusustain sa ating mga pangailangan, sa mga kaparaan ng siya ang gumagawa sa ating buhay. Kaya natutuwa ako na kahit sa buhay ni Brother Ali, nakikita ko yung mga lesson na kung paano ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa upang maramdaman ng ating kapatid ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Diyos na patuloy niya tayong ginagamit sa mga ganitong kaparaanan. Maraming salamat at happy midweek, mga kapatid. Amen. Amen. Brother Obet, kamukha pala ni, ni Congressman, yung speaker na bumaba, si Cayetano. Kamukha ka pala, no? No, kamukha ng noo mo. Anyway, mga kapatid, any light moments lang. Wala na po ba gusto magayag ang kanilang mga saloobin? Papuri sa Panginoon o pasalamat? Wala po ba?
Kung wala na po, ay tayo po ay darako na sa lundo ng ating pagsamba ngayong gabi, prayer meeting. At bago po natin mapakinggan ang ating butihing pastor na walang iba kundi si Pastor Pau Apostol, ay bibigyan po tayo ng isang tanging awit ni Brother Robert Hernandez. Bigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Amen. Amen. Happy midweek po mga kapatid. Happy midweek, Pastor. Happy midweek po. Opo. Ako po ay natutuwa na mapakinggan ninyong pasasalamat. Alam ko po maaring ang ilan sa atin po ay maaring
sabihin natin, nahihiya pang ibahagi yung mga pasasalamat natin. Pasasan pat, alam niyo po mga kapatid, ay pasasalamat po natin, ito ay ano, treasure po yan. Alam niyo po ba mga kapatid? Yun nga lang yung treasure dapat isi-share din natin. Kasi doon natin nakikita kung paano nagiging mabuti ang Panginoon, tinutupad yung ating mga kahilingan. Naalala ko po mga kapatid, doon sa programa po sa CLC, yung 777, yung binigyan niya po ako ng pagkakataon na makasama po doon. Alam niyo mga kapatid, pag napapakinggan natin Brother Maynard yung mga answered prayer, alam niyo po ay doon ka ano po eh, doon ka, di mo alam kung maghahalong parang luha. Siyempre, hindi ka naman pwede lumuha habang nagbabasa ka din doon. Pero yung galak sa puso mo dahil ganun pala yung nagiging impact kung paano dinidinig ng Panginoon yung mga panalangin. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na dapat natin i-share po ito bilang katiwala ng Panginoon. So ngayon po ay magpapatuloy po tayo doon sa ating serye ng pagiging katiwala. Nung nakaraan po, kundi ako nagkakamari, Wednesday ba ako last na nag-message? Pinag-aralan po natin din yung pagiging katiwala. Napag-aralan po natin yung foundation ng pagiging katiwala. Dahil ito po'y inaalala natin, bakit? Dahil isa sa napakalagang buhay at bahagi, aspeto ng pamumuhay ng isang Kristiyano, yung pagiging katiwala. So sa gabi pong ito, ito rin yung ating tatalakahin. Isa-summarize ko na lang din po kasi medyo mahaba yung ibang part nito. May mga part tayo na i-skip natin. Pero hindi natin kakalimutan yung mga punto. So bago po tayo magpatuloy, nais ko po kainiyahan na tayo po yumuko sa isang panalangin. Panginoon, habang kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita, maaari po ba na magbigay po sa amin ito ng kalakasan? Paunawa sa amin yung banal na kalooban. Maaring meron kaming struggle sa bahagi na aming pag-aaralan. Tulungan niyo po kami na itong mensahe na ito hindi lamang namin mapakinggan kundi maging mensahe para sa bawat isa sa amin na makakatulong sa aming pang-araw-araw pamumuhay, lalo tigit sa aming paghihintay at paghahanda sa nalapit na pagdating ng aming Panginoon Yesu Kristo. Samahan niyo po kami, i-empty niyo po kami para kami po ay ma-filled ng banal na spirito ng kanyang kapangyarihan, pangunguna sa aming buhay. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan na yung Panginoon Jesus. Amen. So yung atin po magiging paksa mga kapatid sa gabi pong ito ay ito po. Ay pinamagatan pong ayan makikita natin sa ating slides. Pinamagatan po siyang mabagal. Nakalagay po diyan. Ano po mga kapatid? Lifestyle of a steward. Ano mga kapatid, ito po yung serye. Dahil lang ating po iglesia ay tayo po ay nagnanais na ma-revive sa pagiging katiwala. Kaya po ito po ay programa na maaaring matagal nang naantala yung pag-aaral po natin sa pagiging katiwala. Kaya ito po ay binabaliktanawan lang natin. Ngayon ang tanong sa bawat isa sa atin, lifestyle of a steward. Pag sinabi nating lifestyle mga kapatid, ito ba ay kailangan mo pa ituro ang lifestyle? Kailangan pa po ba ituro yung lifestyle? In reality, pag sinabi mong lifestyle, hindi mo na kailangan ituro kasi nandiyan eh. Pero, ito po ay kailangan mahubog. Pag sinabi nating lifestyle, ito ay ito na yung kondisyon ng isipan, ginagawa mo sa araw-araw. Yun nga lang, hindi lamang po ito lifestyle ko. Kasi ang pag-aaral natin, lifestyle of a steward. Ibig sabihin, hindi lamang sapat na kailangan natin tingnan kung anong pamumuhay meron tayo bagkos aalamin natin sa oras na ito kung ano po yung tawag dito pamumuhay na dapat isa kabuhayan ng pagiging isang katiwala. Gaya ho ng aking nabanggit nung mga nakaraang pag-aaral natin, minsan may mga tao na ang akala ay pagiging katiwala ay nakasaklaw lamang sa pananalapi at nakalulungkot isipin na ang isip ng tao ang pagiging katiwala ay tumutok-tok kapag araw ng Sabado, particular, Brother Maynard, pag nagbabasa na kayo o ilan sa ating mga elder, ng mga babasin patungkol sa pagiging katiwala, hindi po yun. Dahil ang pagiging katiwala ay hindi nakatali lamang sa tinatawag nating tithes and offering, bagkos ito po'y pamumuhay ng isang Kristiyano. So ngayon, pag may lifestyle, hindi ito mangyayari lamang mga kapatid, nang nagising ka, ito na yung lifestyle mo.
Ang lifestyle ay nagpapasimula sa isang hakbang. Nagpapasimula po ito sa mga pagpili po natin. So ang tanong, possible kaya na yung ating unang step ay mali? Possible kaya na yung ating mga unang mahakbang ay may pagkukulang? Sino ho dito nakaranas na magmadali? Sa sobrang pagmamadali, kinailangan yung may butonis yung damit nyo. Nung kayo estudyante, naranasan nyo rin ba yun? Mamadali ka, late ka na nagising. Ang nangyari sa iyo mga kapatid, yung naibutonis mong una, itong nasa taas, pumunta doon sa pangalawa. Nagmamadali ka, mamadali ka. Alam nyo mga kapatid, sa sobrang pagmamadali, minsan nagiging mali yung hakbang. Kahit anong paikot-ikot mo, pag naging mali na yung first step mo, magiging mali na ang lahat. Kaya ngayon, pag-aaralan natin, ano yung mga bagay na kailangan nating i-avoid? Ano din yung mga, ang tawag dito, yung mga maaring tradisyon na naging paniniwala na ninanais na bigyan linaw ng banal na kasulatan at iisa-isahin po natin, mga kapatid. So, bibilisan ko mga kapatid, ha? Kapit po kayo. Dahil ito yung mahabang slide, pero i-concise po natin. Di naman tayo aabot, Brother Maynard, ng alas 12. dahil di na po midweek yon. Another day na po yan. Okay po? So mga kapatid, tayo po yung magpasimula. Ang sabi sa ating pag-aaral, kailangan natin i-avoid bilang mga katiwala yung false start. Bakit? Pag mali ang ating pasimula, mali na ang lahat. Kaya nga, the achievement of everything depends upon the right start. Ito ang kailangan po natin. Ngayon, isa-isahin natin. Ano yung mga focus na nagiging mali sa isang tao? Alam nyo mga kapatid, kahit na sa pag-aaral natin, kahit maging estudyante ka, pag namali yung focus mo, akala mo ito lang yun, mahirapan ka talaga mag-cope up. Pag naging mali ang focus mo, parang formula to mga kapatid. Kahit na tama yung sagot mo sa tingin mo, pero mali yung formula mo, hindi tatama yung sagot mo. Dahil may formula na kailangan nating simulan. Tingnan natin, ano yung usually nagiging maling focus? Isa-isayin natin. Maring makarelate tayo. Una, ang sabi po dito, ito yung mga false starts sa pagiging katiwala. Una, we start falsely when we focus first on the practice of steward rather than the meaning of being a steward. Mga kapatid, nagiging mali kapag masyado tayo nakapokus dun sa mga gawain at hindi naiintindihan kung anong ibig sabihin nung salita na yun. Siyempre, mga kapatid, tuturo natin, bakit kayo ganito, bakit ganyan? Normal conversation dun sa hindi Adventist. Ang nagiging isip talaga, mga kapatid, pag nakakausap ng Adventist, ang sabi, ano pa bang kinakain nyo? Ang naisip nila, mga kapatid, yung ano po, usually nandun sa practices, sabi nila, dami naman, ang hirap naman dun sa inyo, pero yung kahulugan nun, hindi nabibigyan ng diwa. Ganon din sa pagiging katiwala. Kaya nagiging burden. Akala nila, sila hinuhututan. Akala nila na yung tithes and offering ay monthly dues. Di ba? Ang akala nila, yung tithes and offering, ito ay ano, membership fee. Hindi nila naiintindihan dahil hindi naipaliwanag ang pagiging katiwala. Kundi ako nagkakamali sa huling pag-aaral natin, ating napag-aralan ng pagiging katiwala ay ano po, ito ay lifestyle ng isang taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay na merong malalim na relasyon sa kanya at siya'y partner ng Panginoon sa pagmamanage ng kanyang mga affairs dito sa lupang ito. Walang sinabi doon mga kapatid ang ikapot handog, kundi ito'y magiging bunga lamang. Okay ha? We start falsely una when we focus first on the practice of the steward rather than being the meaning of being steward. Pangalawa, we start falsely when we focus on what we can get from people rather than what God can do through them. Mahirap talaga yun. Lalo tigit pag may nakita kakinang nako ito prospect, hindi. Dapat ang isipin mo, hindi yung tao na ito, kundi kung paanong itong tao na ito ay magiging kapakipakinabang sa patuloy na paggawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi pag naintindihan ng tao na ang lahat ng nandito sa sanlibutan ay paggamay-ari ng ating Panginoon, hindi magiging mabigat ang patuloy na pagsuporta sa gawain. E paano kung laging na-over-emphasis mo yung ano, emphasize yung, nako, talagang puro siya. Akala na puro siya yung tutulong. Minsan tayo din may pagkakamali mga kapatid. Pinapalaki din natin yung ulo ng tao. Minsan nagiging pride din yun.
Kaya nga, mga kapatid, isa sa mga naging message ko last Sabat, doon sa dapitan, yung ginawa ni Apostol Pablo na iniwasan niya yung ganung mga bagay. Bagkus, dinala pa rin niya doon sa kabutihan ng ating Panginoon. So, magiging false ito kapag ang isip mo kung anong pwede mo makuha sa tao. Mali po yun. Pangatlo, ang sabi po dito, we start falsely when our sermons focus on tithe, evil of money, materialism, and when we produce programs that organize campaign, train solicitors, and provide appeals letter. Sinasabi mo ang ganun, tell me, Mia, mga kapatid, kailangan po natin ng pera para sa proyekto natin ngayon. Sasabihin mo na yung pera ay evil. Di ba? Masado ka, huwag kayong maging materialistic. Ganun yung babanatan natin. Tapos babanat din tayo sa huli. Mga kapatid, kailangan natin ng tulong sa ating iglesia. Napakalaga mga kapatid na titingnan natin ano din ba yung magiging diwa ng ating pag-aaral. Kaya nga, sa ating pagiging katiwala, pinapasimulan natin sa pundasyon. Yung practice later na yon. Doon muna tayo sa pundasyon na pag-aralan natin nung last meeting natin, last na pag-aaral natin, na ito pala ay pagiging Panginoon ng ating Panginoon Jesucristo sa iyong buhay. Madaling sabihin na si Kristo ay tigapagligtas. Tama, mali. Marami gustong tigapagligtas. Why? Because of the benefits. Yes, niligtas ka. Tinubos ka sa pagkakasala. Meron kang magmamana ka ng buhay na wala hanggan. Pero pag pinag-usapan na natin, Panginoon ng buhay, yun na. Tapos na doon. Minsan natatapos doon. Bakit? Dahil nagiging mali din yung ating nagiging pasimula. So ngayon, in short, in reality, this misconception and our focus on giving has created the following problems. Review lang ho natin to sa naging pag-aaral natin. Una, nagkakaroon ng kakulangan sa pagtitiwala o pagdudula sa mga opisyal ng iglesia at sa sistema ng ating pananalapi. Why? Dahil naging mali yung ating focus. Ito po, napakalaga na kinukommunicate natin. Pangalawa, diversion of tithe and offerings by members to other person and groups. Mga kapatid, ito isa sa mga kailangan natin pong alalahanin. Dahil dito sa ating prinsipyo ng pagiging katiwala, pinag-aaralan natin ang lahat ng tama. Diba? Maging sa tithes, ito'y ano lamang po ay preview lamang. Sabi, tamang bahagi, right amount, tamang kaparaanan, tamang lugar, at tama ding dahilan ng puso. Everything should be right. Pag may namali doon, mga kapatid, di naman natin sinasabi na ano na, kundi hindi po ito, mga kapatid, ang nais ituro ng Panginoon doon sa katotohanan ng tinatawag natin ikapo. Kaya nga, nangyari sa iba, idadivert sa pangangailangan, at minsan, mga kapatid, ito na, maring narinig nyo sa iba, dahil may problema at merong hindi mapagbigyan, pag hindi nyo ginawa ito, i-hold namin yung tithes namin. Yung mga ganong pananalita, mga kapatid, nangyayari, nalilimutan kasi ng tao na yung focus na yun ay dapat ang focus ay ang relasyon sa ating Panginoon at pagiging Panginoon ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga may mga tao din, mga kapatid, na dahil sabihin natin into the amount ng tithes na meron sila, actually, mga kapatid, kahit 1,000,000 ng tithes mo, walang pinakaiba yan dun sa isang bata nang kita niya ay 10 piso na nag-ikapo ng piso. Bakit? Parehas lang siyang ikapo. Hindi masyado nagmamatter yung tinatawag nating value. Sa paningin ng Panginoon, ang pinakamahalaga, una tigit, mga kapatid, yung pagiging faithful. Kaya nga, tithe giving is a test of faithfulness. So ibig sabihin, hindi nakabatay. Ibig sabihin, hindi ka din pwede magmayabang na dahil malaki yung naibigay mo, ganito na mangyari. No. Dahil nagkakaroon nga tayo ng misconception. Dahil tandaan natin that God is our sole provider. Ibig sabihin, mga kapatid, sa lamang ang tanging nagkakaloob sa atin. Next, ano pa nangyayari? Pag mali ang pasimula, nagkakaroon ng project giving replacing rather than systematic giving. Nangyayari, mga kapatid, alam nyo, mahirap nga't maya at maya, laging may appeal. Samantalang kung sistematiko, nakaplano lahat, kunyari, binadgetan natin, ito din kasama sa pag-aaralan natin, mga kapatid. Kaya ako hindi masado kung ano dito dahil unti-unti natin. Alam nyo ba, for example, kapag ang ating departamento, halimbawa, Sister Maribel, ang Diakonesa,
ang departamento ay may mga proyekto, ilalatag kung magkano ang budget para sa kabuuan. At pag nailatag na yun, mga kapatid, titingnan natin ngayon kung ano yung magiging suggested giving guide. Ibig sabihin, yung percentage dapat ng tithes over offering, offering over tithes. At itong percentage na ito, titingnan natin at makakasapat ito dapat sa lahat ng pangangailangan. At doon natin i-encourage yung mga kapatid natin. Hindi yung may at maya, may another envelope, may at maya, may ganito. Sa totoo lang, mga kapatid, pag hindi naintindihan, akala na iba, lalo tigit may bisita tayo, ang dami palang solicitation sa inyo. Yun yung magiging dating, mga kapatid, dahil hindi naintindihan ang kalaliman ng pagiging katiwala. Next, ano pa mangyayari? The next worst thing is this. There would be resistance to stewardship by pastors or even church members. Kaya nga, pag hindi ito naiintindihan, so anong kailangan natin gawin? To sum it up, sasummarize ko lang, mga kapatid, yung kabuuan na ilang pang mga pananalitang aking sasabihin. Ang summarize nito ay ito. Ang summary ay, we need to start rightly. Focus on the steward and lead the steward to Christ. Ito lamang ang simple at magiging lundo ng ating pag-aaral, mga kapatid, sa kabuuan, na ating magiging paksa ay pagiging katiwala at dadalhin mo itong katiwala na ito kay Kristo. Pag nadala mo kay Kristo ito, sabi nga, if the heart is converted, the pocket is inverted. Sinasabi lang natin na maliit lamang bahagi ito. Dahil ang pagiging katiwala, mga kapatid, napakaliit lamang bahagi ng pera. Pero ito kasi yung nagiging visible na nakikita ng tao. Tama mali. Kasi hindi mo naman masukat yung pagiging mabait. Hindi mo rin masukat kung paano siya nagiging tapat. Ang nakikita lamang natin itong kaperahan. Pero mas maraming aspeto ng pagiging katiwala higit dito sa tinatawag po nating kaperahan. So ngayon, anong ating tatalakahin pa na ibang bagay? Ang sabi po dito, mga kapatid, 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are new become, or all things are become new. By nature, we are carnal, not capable of doing spiritual things. Tama, mali. Ito yung natural. Ito yung natural para sa atin. Pero ang pinakamagandang binigay sa atin na pangako na dahil kay Kristo, ikaw ay may pagkakataon maging bagong nilalang. Hindi na. Kaya kung yung mga dating practices, yung mga dating mga paliniwala, yung mga misconception na nasa atin, nung tinanggap natin si Kristo, mababago po ito sa ating buhay. Lalaktawan po natin, mga kapatid. Ang sabi po dito, goodness that is only external is repulsive to God. Matindi pala po ito, mga kapatid. Those who succeed in being good on the outside in their own strength are isolated from needing, ang sabi po dito, a Savior. Are isolated from needing a Savior. Kaya nga po, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, napakalaga po na tayo ay patuloy na magiging katiwala ng ating Panginoon. Napakalaga po na sa lahat ng ating gagawin, tayo'y patuloy pa rin na makakaranas ng mga ganitong bagay. Tayo pa rin, mga kapatid, ay magkakaroon ng patuloy na paalala na nagbubuhat sa ating Panginoon. Kaya nga po, napakalaga na sa oras na ito, patuloy po tayong magkaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang bagay na siyang magpapaalala po sa atin doon sa anumang bagay na ginugusto ng Panginoon para sa atin. Diba? Kahit na maganda yung nagawa mo, kung malayo ka naman sa Panginoon, hindi kailanman magiging maigi ang mga bagay nito. Sabi po dito, the plan of beginning outside and trying to work inward has always failed. And sabi po dito, and always will fall. Sabi dito, God's plan with you is to begin at the very seat of all difficulties, the heart, and then from out of the heart will issue the principles of righteousness. Ito po yung sinasabi. Kaya nga, higit dun sa tinatawag natin mga practices, pasimulan natin dun sa puso. Pasimulan natin sa pag-uugali. Pasimulan po natin dito sa kung ano ang dapat mong matutunan. Dahil yun na lang ay magiging magiging natural na fruit sa bawat isa sa atin. Sabi, when the heart is changed, the inevitable result will be change of behavior.
If we abide in Christ, if the love of God dwells in us, our feelings, our thoughts, our purposes, our actions will be in harmony with the will of God as expressed in the precepts of His Holy Law. Hindi na magiging problema. Kaya nga mga kapatid, ang issue natin mga kapatid ay ang puso. So anong maitututunan natin dito? Stewards need to be converted to Christ. Kaya nga dito natin pinapasimulan at dito ang pundasyon ng ating pag-aaral dahil maliban na tayo konvertido sa ating Panginoon, magiging pasakit sa iba itong mga bagay nito. Magiging burden. Pero kapag ikaw ay konvertido sa Panginoon, na magiging kasiyahan sa iyo ito. Bakit? Dahil ang kasiyahan mo na ay ang kasiyahan ng ating Panginoon. Ang kasiyahan mo na ay tupdi ng kalooban ng iyong Panginoon. Ang kasiyahan mo na ay mabuhay sangayon sa kanyang kalooban. So anong kailangan natin gawin? Anong kailangan pa natin alalahanin? Ang sabi sa John 3 verse 3 to 8, conversion is the work of the Holy Spirit which produces a change of attitude toward God and creates a new capacity for knowing God. Pag binasa natin yung kabuuan nitong mga talata na ito, tinuturo ng conversion ay gawain ng banal na Espiritu. Ang sabi, conversion leads to a changed life. So anong ibig sabihin nito? Conversion is called the new birth, the beginning of spiritual life. Kaya nga mga kapatid, sinasabi natin sa ating pag-aaral, tamang pasimula. Lahat dapat ay nandun sa tama. Lahat dapat ay nandun sa tamang paghakbang. Ang sabi dito, this change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, tanong, pwede ka bang magbigay nang walang Holy Spirit sa iyong buhay? Pwede, hindi. Pwede. Pero imposible na kapag ang Holy Spirit ay nasa buhay mo, hindi ka magbibigay. Dahil ito ay natural fruit. At kapag ikaw ay nagbigay nang wala ang banal na Espiritu ang kanyang pangunguna sa iyong buhay, ito ay magiging normal na parang naglagay ka lang. Hindi sa di mo lang ito naramdaman, kundi ano ang effect nun sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, the more na nagbibigay tayo, meron bang nababago sa buhay natin? Meron bang tinutulong ito sa ating buhay? Dahil tinuturuan tayong labanan ng pagiging sakim. Ang sabi po dito mga kapatid, if you will seek the Lord and be converted every day, all your murmurings will be stilled, all your difficulties will be removed, all the perplexing problems that now confront you will be solved. Simple mga kapatid, kung hahanapin natin ang ating Panginoon at makukonvertido tayo, wala nang murmuring, wala na yung talak ng talak, reklamo ng reklamo, lahat ng pagre-reklamo, bakit ganito, bakit ako pa, bakit ganyan, lahat. Lahat ng bakit mo ay masasagot ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kailangan lang pala, makonvert tayo sa biyaya ng Panginoon at palagian nating hanapin siya. We don't believe in once converted, always converted. Because conversion must be a daily matter. Para din once saved, always saved, mga kapatid. Bakit? Dahil habang buhay ka, laging merong desisyon kang ginagawa. Tama, mali. Umupo ka nga lang sa isang tabi mo, napakarami mong desisyon na gagawin. Sample, umupo ako dito sa aming sopa. Anong aking desisyon? Ang unang desisyon, ano bang posisyon kong gagawin? Ganito o ganito ba? Hanggang anong oras ba ako uupo dito? Tatayo ba ako maya-maya? Itataas ko ba yung pako o hindi? Tatawagin ko ba ganito? Hawakan ko ba yung cellphone ko o hindi? Mga kapatid, kada gawin mo isang bahagi sa iyong buhay, puno ng napakaraming desisyon. At maaari doon sa desisyon na yun, maaari ito'y may kinalaman din sa iyong ugnayan sa ating Panginoon. Kung mapapalapit ka sa Kanya, o ikaw ay mapapalayo. Therefore, napakahalaga na ang bawat desisyon natin sa ating buhay ay iugnay natin sa biyaya ng Panginoon. Because the steward becomes converted, he will submit to Christ's Lordship. Napakasimple. Wala nang ibang pag-uusapan kapag nakonvertido na, hindi na magiging issue yung pagkain. Di ba? Kuya Obet, hindi na magiging issue sa iba na napakahirap naman yan. Paborito ko to. Hindi na magiging issue. Hindi na magiging issue yung kanilang pag-sacrifice para sa Panginoon. Hindi na magiging issue yung kanilang pagtayo para sa pananampalataya dahil napakahalaga ng conversion sa isang tao. Naturally, makikita
na kung ano ang gusto ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang aking gagawin sa aking buhay. Submitting to God, yielding our will to Him, is difficult for a person. Tama, mali. Tama, mahirap. Pero anong ibig sabihin nito? Anong kinalaman nito sa pagiging konvertido? Ang sabi po sa James, pag tinignan natin yung mga talata, it means dying to self. Most of us rather, ano sabi po dito, work hard doing things than surrender to His control. Bakit? Dahil ang gusto natin, lagi tayong may part sa ginagawa natin. Dahil minsan gusto natin ng acknowledgement, gusto natin na may contribution, pero ang kailangan pa ng unang natin gawin, mga kapatid, ay isuko ang lahat sa Kanyang pangunguna. Panginoon, kayo na po ang siyang manguna sa aking buhay. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ito'y sinabi ni Apostol Santiago na napakahalaga na sa pagsuko mo sa ating Panginoon, iyong mapapanagumpayan ang paggawa ng kaaway. Hindi kabaliktaran, mga kapatid. Hindi yung titigisin mo ng kaaway saka ka magsasabit sa hindi, mga kapatid. Hindi mo magagawa yun. Dahil ang tanging magbibigay sa iyo ng kalakasan upang mapanagumpayan ang gawa ng kaaway ay ang iyong pagsuko ng iyong buong sarili sa ating Panginoon. Laktawan na po natin dito ang sabi, clay in the potter's hand is a fitting image for our steward's life, a life as a steward. As we surrender to God's control, He works miracles. As we submit to His shaping, He transforms us into His own. Gaya nun, mga kapatid, parang sa putik, di ba? Ang isang luwad na walang kakwenta-kwenta, tinatapakan, pinandidirihan. Pero kapag nasa kamay ng ating Panginoon at hinayaan natin siya magulma, pwede tayo maging kapakipakinabang sisitlan at magiging pagpapala ang ating buhay. Dahil tayo ay kamanggagawa ng ating Panginoon. Sabi dito, because the steward is converted, he will abide in Christ. Napakasimple. Siya'y mananatili. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Lalaktawan na po natin, fruit bearing is inevitable result of abiding in Christ. Nalalo, mga kapatid, yung series natin about sa baptism of the Holy Spirit, napakahalaga ng pananatili sa ating Panginoon kaya tayo mas magbubunga. Ang pananatili sa Panginoon, mga kapatid, ito ay meron ng bahagi ang ating desisyon. Diba? Ang sabi doon, nung binend ng Panginoon para magkaroon tayo ng light, i-recall ko yung naging pag-aaral natin, dahil hindi tayo mahanginan, initiative ng Panginoon yun. Yung pag-prune, initiative pa rin ng Panginoon. Pero, ang pananatili, mga kapatid, ito ay nasa ating pagpili. As we abide, God is removing the parts our lives that us, sabi, keep us from bearing fruit. Ibig sabihin, a steward's life begins at the cross and continue abiding in Christ. Mga kapatid, gusto natin linawin ito. Dahil minsan ang mga tao gusto lang pag-aralan at tapusin ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan lamang ng krus. Mga kapatid, hindi natin papawalang bisa ang krus. Ngunit mga kapatid, ang krus ay pasimula pa lamang. Tandaan natin na hindi katapusan ang krus, kundi pasimula pa lamang dahil si Kristo ay meron pang ginagawang ministeryo at di natatapos doon sa ginagawa niyang ministeryo, doon po saan? Sa most holy place sa kalangitan, bagkus, siya'y muling babalik. At yun ang pangako sa bawat isa sa atin upang itong katawang may kasiraan, itong may mga kahinaan, karupukan, ay babaguhin ng ating Panginoon. Sabi dito, the one who is in an abiding daily relationship with Christ has the upward trend in the life in spite of the occasion's failure. Mga kapatid, ang tanong natin, makukontrol mo ba yung pwedeng mangyari sa'yo? Makukontrol mo ba yung mga pagsubok sa buhay mo? Yes or no? Mapipili mo ba kung ano lang pwede mo maranasan? Yes or no? Hindi. Bakit? Meron bang namili na ikaw'y mawala ng mahal sa buhay? Meron ba namili na mawala ka ng hanap buhay? Meron namili na nawalan ka ng iyong minamahal? Meron ba namili noon? Hindi tayo namili. We cannot control kung anong pwedeng dumaan sa atin, pero ang pwede natin makontrol, yung ating pagsuko sa ating Panginoon. Yung pagbibigay mo ng iyong puso sa Panginoon at patuloy mong pananatili sa Kanya.
Laktawan po natin ito, mga kapatid. Ang sabi po dito, if one is in an abiding daily relationship with Christ, then Christ is in control of his life. Sabi po dito, when we remain abiding in Christ, we become not one better member of church. We become stronger Christians, not only followers, but disciples of Jesus. Kaya pala pag nanatili ka sa Panginoon, hindi ka better than the other. Hindi ka, ay, mas magaling ako, mas religyoso ko, mas magaling ako sa Biblia, mas tapat ako, mas malaki nga ito yung binabahagi ko. Hindi ganun ang kaisipan, bagkos ikaw ay mas magiging matatag. Anong ibig sabihin ng magiging matatag? Upang magbigay ng kalakasan sa iyong kapatid sa pananampalatayang maaring nanghihina. Ito yung bahagi ng pagiging katiwala. Dahil ang buhay natin ay hindi lamang natatapos doon sa sinasabing, ito lamang, pagbibigay na ikapo at handog. No, bagkos yung pananatili at pagpapalakas sa ating kapatiran ay bahagi din ng pagiging katiwala. As disciples, we begin life of identity and partnership with Jesus Christ. Gaya ng aking nasabi, maaari nung ilang mga panahon, isa sa pinakasuliranin, mga kapatid, bakit natin pinag-aaralan itong pundasyon, isa sa mga suliranin ngayon, yung identity. Isa sa mga suliranin ngayon, yung value, yung worth, tama mali, yung kahalagahan mo. Kaya may mga taong kinikitil na lang ang kanilang buhay. Dahil nawawala na sila ng ganito, yung identity. Kaya nangyari, to become popular, para magkaroon ng identity, they will associate themselves sa mga sikat, sa mga artista, who's trending. Kung anong look ng paboritong artista, ganun din magiging look ko. Kung anong kinakain niya, ganito din. Popost ko lahat yun. Dahil nagiging ganun yung value. Ngayon, sa panahon natin, ang value ng tao ngayon, mga kapatid, because of the social media era, minsan, nakikita din nila yung value nila kapag sila'y nag-post at ilan ba yung nag-like sa akin? Ilan ba yung nagpuso sa akin? Ilan ba yung nag-comment na maganda? Kapag maganda yung comment, nabubus. Pero pag may nang bash, down ka. Mga kapatid, your value, your identity ay hindi mababa at hindi cheap na naandun lamang sa social media. Bagkos ito ay nandun sa pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. Ito ay nandun sa pagtubos ni Kristo sa iyo. Ito ay nandun sa patuloy na paggawa ni Kristo sa iyo. And what is your relationship? How is your relationship with God? Sabi po dito, magiging natural sa isang tao ang pamumunga. Lalaktawan po natin dito, because the indwelling of the Holy Spirit, we will learn to give. Tingnan nyo, nasa taas na yung give. Ibig sabihin, matututunan mo na. Bakit? Giving is a reflection of our relationship with God. Hindi ka nagbibigay, linawin natin ha, hindi ka nagbibigay para magkaroon ka ng relationship sa Panginoon. Nagbibigay ka dahil ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Giving is not a means, sabi dito, of relationship, but a fruit of relationship. Kaya ganun, hindi yung parang, Panginoon, malaki po yung aking binigay na tithes and offering. Eh baka naman pagpapalain niyo ako ng mas malaki. Hindi ganun, mga kapatid. Kasi hindi mo pwedeng suhulan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng magpapadulas sa Panginoon. Kundi yun ay reflection ng iyong pasasalamat kung paano ka pinagpala at paano mo nakita ang katapatan ng Panginoon sa iyong buhay. Magiging natural na outcome sa iyong buhay ito. Yet the greatest blessing is to worship God by returning to Him the best of what He has placed in our hands. Alam niyo ba, mga kapatid, itong mga pagbibigay ay kaparaanan din ng pagsamba sa ating Panginoon. Why? Dahil kapag ikay nagbibigay, kinikilala mo na siya ang provider, kinikilala mo na siya ang creator, at kinikilala mo na may gawain siya dito sa mundo na ito upang marami pang madala sa kanyang banal na paanan. By supporting, by giving, pinapakita natin, sinasamba natin ang ating Panginoon. Ang sabi po dito, the constant practice of God's plan of systematic benevolence weakens covetousness and strengthens, ang sabi po dito, benevolence. God knows our danger and has hedged us about with means to prevent our own ruin. He requires the constant exercise of benevolence that the force of habit in good works may be breaking the force of habit in an opposite direction. Gusto
tayong ilayo ng Panginoon sa kapahamakan. Kaya pala binibigyan tayo ng pagkakataon na maging kamanggagawa ng ating Panginoon. Sabi, it is the Holy Spirit who guides us in managing our resources. Kaya nga, bakit? Bilang katiwala ng ating Panginoon. Because the stewards learn to live the life of identity and partnership with God, he learns to serve. Not only giving, mga kapatid, napakalaga din ang paglilingkod. Ang paglilingkod, mga kapatid, kung inyong babaliktanawa ng karanasan ng mga alagad ng ating Panginoon, sangayon sa akda ng mga gospel, ang sabi doon, mga kapatid, di ba? Isa sa pinaka-allergic ang mga alagad ay serve. Gusto nila sila ang servant. Ayaw nilang mag-serve. Gusto nilang mataas sila. Pero ang tinuro ng ating Panginoon, sabi doon, siya mismo na anak ng tao did not come to be served, but to serve. Sabi, Christ came to serve. At pinakita niya ito, mga kapatid, pag binasa niyo yung Philippians 2 verse 5 to 8, yung attitude ng humility, yung attitude ng service. Therefore, mga kapatid, sa huling bahagi, last three slides natin, napakalaga na, sabi dito, giving freely of ourselves that not does not come naturally. It is the result of a life transformed by the power of God. Kaya hindi tayo nagpapasimula, mga kapatid, dun sa gawin mo to. Ito na dapat. Talagang dapat dalhin natin sila sa isang tulungan natin silang makilala ang ating Panginoon. Tulungan natin silang makilala ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. At yung mga practices na yon will come naturally. Hindi sila, ang tawag dito, magiging allergic. Hindi sila ma-offend because makikita nila na mayroong ugnayan sa ating Panginoon. Ang sabi dito, the life of a steward begins at the cross. The Holy Spirit brings the indwelling Christ to our humanity. Sabi dito, the gospel experience is the core of stewardship. Kaya pala, mga kapatid, yung mabuting balita, yung ebanghelyo, yung ang ating Panginoon Jesucristo na buhay sa mundo, nagkatawang tao, di ba po, namatay sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit, nagmi-minister sa atin, namamagitan, at muling babalik sa ikalong pagdating niya. Ang sabi doon, dito nakasaklaw ang pagiging katiwala. Itong pundasyon ng pagiging katiwala. At sa gabi pong ito, mga kapatid, gusto ko pong alalahanin natin na ang isang tao, sabi dito, a person before he can be truly be faithful steward should first be attracted. Sana attracted sa pag-ibig ng ating Panginoon. Converted. And lastly, submitting himself to Jesus. At nung nasubmit niya na yung kanyang sarili sa Panginoon, he will remain abiding in Him. Therefore, ang pagbibigay, mga kapatid, is just a result. The spirit of faithfulness and service, ito ang tinatawag po nating lifestyle ng pagiging katiwala. Sana po sa gabi pong ito, maalala natin na ito'y nagpapasimula sa kabutihan ng ating Panginoon, sa ugnayan natin sa Kanya. At hindi kailanman sa kung anong nasa ating pitaka, nasa kung ano man ang ating iniisip, bagkos ito'y nagpapasimula kung paano kami nahal ng Panginoon. Anong ginawa niya sa iyo? Anong sakripisyo ang kanyang ginawa para ipakita sa iyo na minamahal kanya? At kapag ito ang ating naging isipan, mga kapatid, being a steward ay magiging lifestyle sa ating buhay. I hope and pray na ito po'y maging lifestyle ng bawat isa at nagkaroon po tayo ito, mga kapatid, ay pangalawang bahagi pa lamang at marami pa tayong pag-aaralan. Ayoko din kayo exhaust, pero ang natutunan natin, mga kapatid, sabi doon, sa choice natin, tapos sa pag-convert ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ay mananatili, mababago sa biyaya niya at magiging natural na sa atin ang pamumuhay bilang kanyang katiwala. Pagpalain po tayong lahat. Amen. Amen. Hallelujah.
Amen. Amen. Okay. Darako po naman tayo ngayon sa mga oras na to sa ating mga prayer requests. Meron po ba sa ating mga kapatid na may mga request kayo sa ating Panginoon ay pag-pray para sa ating Panginoon? Bago po lahat, nais ko pong isama natin sa panalangin si Brother Ali na patuloy na pagaling ang kanyang maranasan, magkaroon ng kapayapaan ng kanyang kaisipan sa mailapit natin ito sa Panginoon ngayong gabi nito at sa mga susunod na araw. Meron pa po ba? Hello po. Happy night. Yes. Yung ating mga senior po, kasama sa prayer po. Ayan. Sige po. Ng mga senior natin. Mga senior kasi baka naiinip na yun sa kanilang lungga. Oo nga. So, sige po. Maraming salamat, Sister Roslyn. Sama po natin ang ating mga senior citizen. Kasama po ako doon. Oy, si Nico. O nga pala, patuloy natin ilapit sa ating Panginoon. Ang kagalingan ni Brother Nico. Elder, pa yung ba? Ating mga new baptized. New baptized. Atin pong yes. Mga new baptized po. Oo. I think 11 yata yun eh, no? 11 yun at meron pang kami sa mga susunod na araw. Atin po isama sa panalangin ng manatili na nakakapit sa Panginoon dahil alam naman natin pag mga bago sa ating karanasan ay ito'y sinusubok. No? Nagkakaroon ng mga pagsubok na nawa eh kadilang malagpasan. Kung meron man silang danasin pagsubok. Okay? Elder, kalusugan at hanap buhay. Okay. Kasi kung ikay malusog, ay nakakapaghanap buhay ka. So, ang kalusugan, ang ating unang hilingin sa ating Panginoon, at susunod na ron ang hanap buhay. Sige po. Relasyon ng mag-asawa, Elder. Ah, okay. Kung school, po, Elder Maynard, ang ating school. Okay. Nating ipagpipray. Okay. Ang mga relationship, no? Ng kapatiran sa kabilang mga magulang, asawa, anak, atin po isama na magkaroon ng maganda relasyon. At ang ating school, patuloy natin ilapit, no? Na magpatuloy dahil maraming challenges, no? Ang ating mga teachers, ang ating principal na inaharap dahil sa bagong platform na kanilang ginagamit at higit sa lahat yung new normal ng pagtuturo. No? Medyo malaki talaga pong adjustment yan. So, ati po ilapit. No? Bigyan sila ng wisdom. No?
alaman, understanding para sa mga bagay nito. At ganyan din, ilapit natin ang mga... Si Ma'am Arnie po. Okay. Si Ma'am Arnie, tama, at oh. Yung mga leaders po natin. Okay. Mga leaders natin na may sakit. Oh, mga na nagkaroon na tinamaan din ng COVID-19, mga pastor. No? Hindi na po natin babanggitin ang mga pangalan, pero meron po mga ilan-ilan na natataas ang posisyon na sila'y nagkaroon ng COVID-19. No? Wala po kasing exempted yan. Ano? Parang lahat ay pwedeng mahawahan. So ingat po palagi tayo. Meron pa po ba? Natin yung gawain sa jail, si Brad Dennis, yung kanyang mga inaaralan. Okay. Sige po, sama natin ang mga inaaralan ni Brother Julito. At Brother Ben, meron kaya tang gusto? Fred, oh, okay. Yung pakikisuyo ko sana, isama natin sa pangalangin yung aking manugang to be na aaralan ni Sister Maribel. Every Saturday okay. Yata gusto niya aaralan siya. Hapon. Okay, amen. Amen. Okay. Ano pong pangalan? Magbabay buong sa pangalan. Jane Fontevera. Jane, si Sister Jane. No? Okay. Pastor, nakukuha po ba natin lahat? Elder, meron pa po. Oh, sige, Brother Nelson. Yung pagpapalawak po ng Pathfinder Club. Okay, pagpapalawig. Yes. Tapos po, si Sir Calip Mindalano, yung former principal ng Pasay City Academy. Mm-hmm. Nasa ospital po ng MAMSI. Okay. COVID po. Oh. Pag-pray din po natin. Thank you. Okay, sige po. Pastor, Pastor. Aware po kayo? Nakukuha po niyo, Pastor? Excuse po. Pastor Pao? Yes po, yes po. Diretso lang po kayo. Okay. Ah, sige, okay. Noted po lahat. Okay, amen. Sige, brother, ano? Sabi ni Virgin daw kung anak niyang yung nabautismohan, si Precious. Si Precious, o oh, ano nangyari? Para nabasa ko nga. Nag-seizure daw po nung isang gabi. Anong seizure? Nag-ano? Tulog daw seizure? Po tapos nanginig. Tinakbo nila sa ospital nung isang gabi. Anong balita ngayon? Wala bang balita? Bukas sa pasyala natin bukas. CT scan daw po. Si CT scan, oo, kasi sa utak din yan eh, di ba? Tama? Oo, baka may epileptic, no? Anyway, pasyala natin bukas, Brother Obet. Kung meron tayo, meron kang time. Okay. Sige po, kung meron po ba? Kung wala na po, Pastor, ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon para dalangin ng mga kapatid natin ito. Okay po, tayo po yung manalangin. Pinupuri po namin at pinapasalamatan kayo, Ama namin Diyos, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami dahil patuloy kayo nandyan para sa amin sa pagkakataon na maihayag ang aming sarili, ang aming mga kahilingan, ang aming mga nararamdaman, ang dinadala ng aming puso sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin na isang kagalakan sa inyo, Panginoon, na mapakinggan ang aming tingin. Sa oras pong ito, aming pong pinapailan lang ang aming mga pasasalamat, una tigit, sa patuloy niyong pagtugon sa aming mga panalangin. Humingi din kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang pagkakasala. Na nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-overcome ang lahat ng mga kahinaan ng sa gayon sa aming buhay ay mahayag lamang ang inyong katwiran at ang inyong kabutihan. Sa oras na ito, Panginoon, aming pong pinapailan lang unatigit ang aming pong mga kahilingan patungkol po sa aming mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay, kapatid sa pananampalataya na may karamdaman. Una po si Sister Maricel. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagalingin at tulungan niyo po siya, Panginoon, na magpatuloy ang pag-igi ng kanyang kalusugan. Gayun din si Nico Tabuldan, Panginoon. Makaranas din po, Panginoon, ang kagalingan nagbubuhat sa inyo. Yes, Lord. Kasama na rin, Panginoon, si Brother Ali. Na alam niyo, Panginoon, ang kalagayan niya. Kaaliwan nawa nagbubuhat sa inyo. Kalinawan ng isip na pinagkakalob niyo nawa ang maranasan niya. Ang comfort, yes, Panginoon, at ang inyong pag-ibig ang siya maging kalakasan niya. At tulungan, yes, niyo rin, Panginoon, na lahat ng process na kailangan po namin upang siya po ay mapacheck up at maging maayos, Lord, nawa lahat po ito ay mailatag ng maayos. Panginoon, nakita namin na aming sarili na ginagawa ang mga kaparaanan namin, ngunit nakita namin ang aming kapikuan.
Kaya patuloy po namin isinusuko ito sa inyo. Nakalooban niyo na po mangyari ang yung provision. Nang sa gayon, madakila lamang ang yung banal na pangalan. Dinadalangan din namin, Panginoon, ang iba pa po may mga karamdaman, ang mga leaders po namin ng institution, ng denomination, ng mga manggagawa, mga pastor, at hindi lamang po mga pastor, maaaring mga teacher, mga LE, lahat ng mga gumagawa sa inyong gawain na maaaring dinapuan at dinapaan, Panginoon, ng COVID-19. Maaari po ba na pagalingin niyo po sila? Palakasin ang kanilang resistensya. At ito naging karanasan nila, Panginoon, ay maging oportunidad upang lalo lang makita ang inyong kamay na gumagawa sa kanilang buhay. At panghawakan po nila ang pananampalatayang kanila pong tinatayuan at ang kaaliwan at kalakasan na nagbubuhat po sa inyo. Dinadalangan din namin, Panginoon, si Sir Calif, particular na tulungan niyo po siya sa mga procedure na kanyang na ginagawa sa kanya. Tulungan niyo na po, Panginoon, na maging maayos kayo din ang sugar level niya dahil maaaring ito po ay isa sa mga nagpa-complicate, Panginoon. At tulungan niyo na po siya makarecover. Ito yung panahon, Panginoon, na alam namin na ang kabutihan niyo ay patuloy na mararanasan ng aming kapatid. Hindi lamang po siya, kundi ang kanyang mga mahal sa buhay, kasama ng lahat ng mahal sa buhay ng aming mga kakilala na may karamdaman, palakasin ang kanilang loob at patuloy na palakasin ang kanilang pananampalataya. Dinadalangin din namin, Panginoon, si Precious, na tulungan niyo naman po, Panginoon, ang batang ito na umigi ang kanyang kalusugan. Nakita namin na bagamat siya'y mura sa edad, ay nakita namin ang nagpagnanais na makilala kayo. Tulungan niyo naman po siya maging maayos po. Hindi patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ng kanyang ina at isustain ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nawa, Panginoon, maging maganda nawa po ang result, Panginoon, ng maaaring magiging sitisikan, Panginoon. At inawa po yung maging pagpapala at itong kabataan na ito, Panginoon, itong bata na ito ay lumaki patuloy na may takot at pag-ibig sa inyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kahilingan po namin patungkol sa aming mga kapatid na bago pa lamang tumanggap sa inyo bilang tagapagligtas at pinahigto sa pamamagitan ng bautismo. Maaaring may kakaharapin po sila, Panginoon, ng mga pagsubok, mga suliranin, even persecution. Nga, Panginoon, ito yung panahon na kami bilang kanilang mga ate at kuya sa pananampalataya ay maging blessing po sa kanila. Hindi lamang sa part na ipapanalangin bagkos, kami din nawa, Panginoon, maging extension ng blessing nyo at pagmamahal sa kanila sa anumang kaparaanan. Nga, tulungan nyo rin po sila, Panginoon, na patuloy na manindigan sa katotohanan at sila, Panginoon, ay makatayo, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy nyo silang pagpalain at magkaroon sila ng malalim na ugnayan din po sa inyo. Inadalangin din namin, Panginoon, ang mga kahilingan sa aming pamilya, ang mga tahanan na maaaring may problema sa relasyon mag-asawa, relasyon mga magkakapatid, mga hidwaan. Lord, kayo po ang Diyos ng kapayapaan. Igawad nawa ang kapayapaan sa bawat tahanan dahil alam namin ang tahanan, Panginoon, ay pinaka-epektibo na inyong ahensya ng pagpapalagan ng Ebanghelyo. Kaya ito din dinudungisan at pilit na pinapahina ng kaaway, Lord. Nawa ang bawat membro ng tahanan ay hindi lamang, Panginoon, maging ligtas sa anumang sakit o kapamakan bagkos magkaroon ng malalim at lumalagong ugnayan sa inyo nang sa gayon, gaya ng aming napag-aralan, magiging natural na fruit ng conversion namin sa inyo, Panginoon, ang mabubuting gawa at pagkakasundo. Dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy niyo naman pong pagpalain ng iba-iba naming mga ministeryo, ang jail ministry, Panginoon, gayon din ang mga pinapangaralan din po ni Brother Chudito at ang mga kapatid na naroroon sa iba-ibang lugar. Lord, maaari po ba na patuloy niyo pong tulungan sila na makapatuloy makakita ng katotohanan na nagpupuhat sa inyo. At sa paggamit niyo po sa aming mga kapatid, sa mga instrumento, patuloy na makita ang inyong pagmamahal nang sa gayon, Panginoon, ito'y maging pag-asa sa kanila at tanggapin kayo bilang tagapagligtas. Dinadalangin din namin ang ministeryo ng pathfindering, lalo tigit ang ninanais sa pagpapalawag nito sa iba pang mga iglesia sa aming distrito at kalapit pa, Panginoon, kalapit pa. Patuloy niyo pong pagpalain at patuloy na magningas ang kasigasigan, Panginoon, ng aming mga pathfinders, ang aming mga master guides, yes, lalo tigit ang mga newly invested na patuloy, Panginoon, na maging guide patungo sa aming master. Maging guide, magdala ng ilawan, Panginoon, at marami pang mga tao, Panginoon, na matrain for leadership kung natigit, Panginoon, ay makonvert sa inyong biyaya. At Amen. Marami din, Panginoon, ang maihanda para pa sa matataas na antas ng
responsibilidad bilang mga leader sa inyong iglesia sa pamamagitan ng paggamit nyo sa ministry na ito. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang isa pang ministeryo, ang eskwelahan. Lord, alam po namin na maaaring dahil sa pandemya ay may mga bagong suliranin sa mga kaparaanan ng pagtuturo at iba pang suliranin. Ngunit nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kayo nagtatag ng eskwelahan na ito, ng MKS. Alam namin, Panginoon, na patuloy kayo ang magsusustain. Pagpalain ng mga guro, yan ang inspiration na nagbubuhat sa inyo. Sa panahon ng hina sila, panghawakan nila ang kanilang pananampalataya sa inyo. I-sustain din sila, Panginoon, financially at bigyan ng malalakas sa pangatawan ng sagayon. Patuloy sila makapaglingkod at makapagministeryo sa mga estudyante. At nyo, Panginoon, pagpalain nyo rin po at ilayo ito sa masamang isipan ng mga tao at alam namin, Panginoon, na patuloy yung ginagamit itong pagpapala to reach out many people. Dinadalangin din namin sa oras na ito, Panginoon, ang special na kahilingan po ni Brother Ben patungkol po sa kanya pong mamanugani na si Jane Fontavera na nawa, Panginoon, sa kanya pong pagbabible study, ito nawa, Panginoon, ay maging pagpapala po sa kanya. At nawa ito'y maging daan patungo sa malalim, lumalago at buhay na relationship sa inyo. At nawa, Panginoon, ang tanggapin niya ay patuloy ang inyong pag-ibig at tanggapin niya kayo sa kanyang buhay bilang tigapagligtas. Yun din po, dinadalangin namin ang aking pong asawa na hiniling din namin, mga kapatid, na sa kanyang pagdadalang at tao. Kasama na rin, Panginoon, ng aming pong mga kapatiran na maring ilan ay nagdadalang tao. Mari po ba, Panginoon, na sila po'y malayo sa COVID-19 at maging pagpapala nawa ang mga sanggol sa sinapupunan at balang araw sila din po ang magagamit para sa inyong gawain. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga senior citizen na maaring dahil sa kaparaanan na aming pag-worship ay maaring nanamlay ang kanilang pananampalataya, Lord. Patuloy na palakasin po ito. Hindi lamang pananampalataya, pati ang kanilang physical na pangangatawan. Malayo sa anumang sakit o kapamakan, nang sa gayon, Panginoon, patuloy po sila makapaglingkod po sa inyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang ilang pa pong mga kahilingan na maaaring hindi namin po na ibahagi at nasabi sa anumang kadahilanan. Dalangin namin ang lahat ng ito ay mangyari nawa sa ngayon sa inyong banal na kalooban. Alam namin na pinakamabuti at pinakamaganda ay kailanman hindi nyo ipagkakait sa inyong mga anak. Kaya kami nagpapasalamat na bago pa namin sambitin ang mga kahilingan na ito, patuloy na ang inyong pagtugon ng aming nagiging karanasan. Ito po ang miling at dalangin, kalakip ng paghingi ng kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 We gather together, hymn number 5. We gather together to ask the Lord's blessings, each as an ending, set his will to make known. The weak and oppressing, now sweet from distressing, sing praises to his name, he forgets not his own. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil inyo pong pinaunawa sa amin ang kahalagahan ng aming conversion, ang kahalagahan ng aming relationship sa inyo, ang kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa inyo at pamumuhay sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Dahil ito, Panginoon, ang pundasyon ng pagiging katiwala. Ito naman maging inspirasyon sa amin
at tulungan, Panginoon, kaming mawala ang mga preconceived thoughts, ang mga misconceptions sa pagiging katiwala. Pagkos ang aming buhay ay maging patotoo sa aming mga kapatid na nanghihina, sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, lalo tigit ang aming pagiging katiwala ay maging halimbawa na po sa mga tao sa aming paligid. At tulungan nyo kami na patuloy alalahanin ang lahat ng pinagkakatiwala sa amin ay nagbubuhat sa inyo. At kailanman hindi nyo ipagkakait ang pinakamabuti para sa amin at patuloy ipagkakalob ang lahat ng aming pangailangan. Pagpalain kami sa gabing ito, patuloy namin maranasan na yung panguna sa aming buhay. Ito po ang humihiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Amen. Thank you po. Happy Midweek po. Maraming salamat. Midweek po sa lahat. Happy Midweek po. Okay. Meron po ba tayong announcement? Announcement. Okay. Announcement. Vesper prayer meeting. Si Inspiration, Lorena Lumang Suarez, opening prayer. Jonathan Lumalang, welcome remarks. Pastor Lizer, Jake Aligato. Musical offerings, selected po, speaker, Elder Bendario Corpus. Brother Ben, ikaw pa lang speaker. Sige po, maghahanda na po. Amen. Worship leaders, ang hour of worship po natin, October 17, 2020. Worship leader, Elder Jimel Salibio. Music minister, Ronaldin Lorente. Kala ko palit kami. Scripture reading, and Emeno Silyar. Pastoral prayer, Emi Tanggol. Musical offering, Patricia Hernandez. Speaker, Pastor Ronnie Pagayunan. 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 Okay, happy midweek po, mga kapatid. Happy midweek po, mga kapatid. Stay safe po kayo. Happy midweek. Happy.